God is Able Baptist Church. At ngayon pong gabi ay tayo po ay mag-Bible study ulit about sa atin pong Panginoong Hesukristo. At ating buksan po ang ating mga Bible sa Isaiah 63 verse 12. Okay, Isaiah chapter 63. Sabi po ng Isaiah chapter 63 verse 12. Ito po ang sabi ng Bible. Who caused his glorious arm to go at the right hand of Moses, who divided the waters before them, to make for himself an everlasting name, So ngayon pong gabi, ito po yung ating pag-usapan, Jesus, the everlasting name. Okay, tayo po ay manalangin po muna bago tayo mag-aaral. Panginoon, magandang gabi po. Pagpalain niyo, Lord, ang mga dadaan sandali, kami po samahan niyo sa muling pag-aaral namin ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming tunay na guro. Bigyan niyo kami ng kaunawaan at pagpalain niyo po ang buhay ng aming mga kapatiran at mga kaibigang nakikinig, Panginoon. Salamat po sa kanilang pagbibigay ng oras lagi. Inyo po silang pagpapalain. Sa ngalan po ng Panginoon Jesus, Amen. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa inyo pong lahat na mga kapatiran at kaibigan sumusubaybay po sa ating online Bible study. Muli ang ating tinatalakay po ay ang Panginoong Hesukristo. Okay? Sapagkat muli lagi natin pong idinidiin sa iglesyang ito na walang ibang pinakamahalagang pangalan o person ang ating makilala kundi ang Panginoong Jesus. At he is the greatest person we need to know as human. Kaya ngayon pong gabing ito, pag-aaralan natin patuloy siya bilang siya yung tinawag sa Bible na the everlasting name. Alam niyo po, ang people's desire to perpetuate their name. Ang tao po, tayong tao likas na gusto natin ang ating pangalan ay laging naaalala. Kaya kung niyo po makikita, pagka nagpagawa ng isang project, ay may nakasulat na kanyang pangalan, o kaya ay pagka namatay, sa lapid ay meron din kanyang pangalan, and then meron pa nga po akong nabasa na isang article na itong isang billionaire na sa sobrang dami ng kanyang pera ay ipinasulat niya ang kanyang pangalan sa isang ilang ektaryang lupa na inukit sa bato para daw pagkasakay sa eroplano o sakay sa mga sasakyang panghimpapawid ay mabasa mula sa himpapawid yung kanyang pangalan. So people want their name to perpetuate or magpatuloy, and yung iba ay inililimbaga po sa bato o sa publication or sa yun yung ginagawang pag-spend ng billions para isulat yung kanyang pangalan sa lupa. So yun po yung likas ng tao, yung pangalan. Kasi pag sabi natin pangalan or name, yung word po diyang binanggit na name ay ang ibig sabihin po niyan ay reputation or fame. Reputasyon, fame o pagiging bantog, glory or kaluwalhatian. So, people are desiring na ang kanyang pangalan o reputation or fame or glory ay magtagal. Pero ito po yung reality. Ang tao ay hindi everlasting. Sabagat ilang beses natin napag-usapan po yung everlasting, pag sabi pong everlasting, yan po ay status na nagpapatuloy at hindi tumitigil. Forever, always, continuous existence or perpetual, indefinite, unending future or eternity. So when we say everlasting name, walang hanggan o walang katapusang pangalan. Okay? So when we say name, hindi man po yung parang Henry is my name, kundi name denotes the reputation, the fame, or glory. It is a definite position or affiliation. By implication, it means honor, authority, or character. Yun na po yun. Pag sabi yung pangalan ay tumutukoy sa iyong katangian. Kaya po, yung everlasting name, di po ba may sasabing kabangugan ng pangalan niyan? O kaya ay nung panahon niya, yung pangalan yun ay sikat. Okay, di po ba may ganyan? Nung mga 80s, 90s, 70s, may mga pangalang sikat. Pero ngayon pong panahon ng mga millennial,
Hindi na po natin sila tuong kilala. Liban na lang na we go back in the history or kaya magkaroon ng throwback na tinatawag, pero may mga names na sikat noon, yung pangalan yung ipagnabanggit ay kilala, pero ngayon sa ating generation na hindi na kilala. Kasi nga po, yung fame or yung glory ng tao ay hindi po everlasting. Gaano man po ang gawin ng taong pag-uukit ng kanyang pangalan sa wall, sa mga lugar, yung mga tinatanong Walk of Fame sa Hollywood, ngayon itinatapak-tapakan na lang doon, and then people will forget. Okay? The name na sikat dati ay hindi na sikat yan. Not unlike God. Okay? Kaya ngayon pong gabi ang ating pag-usapan, Jesus, the everlasting name. Okay? I remember na may narinig po ako sa preaching na ating pastor, umimik daw dati ang Beatles yata yan na they are more popular than Jesus Christ. Pero ang totoo, patay na sila. Okay? I think most of them are dead already, yung mga miyembro po nila. Pero ang pangalan ng Panginoon Jesus ay patuloy na napapag-usapan. Okay? Sa internet, sa mga common conversation, and His name perpetuate. So, again po, pag sabing everlasting name, it talks about reputation, fame, glory. Ngayon po, sa context ng Isaiah 63, natin pag-usapan, ito po yung tagpo na tinatanaw ni Prophet Isaiah ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Sa verses 1 hanggang 8. And then, yun po yung kanyang vision na nakita, yung pagbalik ng Messiah, ng Panginoon sa Kristo para iligtas ang Israel. Kasi ngayon po, mapayapa ang Israel. But then again, may ceasefire ngayon. Pero ang hula ng Bible, meron pang malamang magaganap sa bayan ng Diyos. And then, to the point na they will realize that the Messiah na kanilang inaantay ay ang Jesus Christ na pinakikilala ng matagal ng Christianity. But again, pagdating po sa verses 7 pababa, ito naman po yung mga verses na nire-remember ng mga Jewish yung kabutihang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi niya, sabi ng verse 7, I will recount the steadfast love of the Lord, the praises of the Lord. So malimit sa Jewish yung remember. Okay? We remember. That's their word. Lagi, we remember. So, kasi pagdating sa tiyatawag nating everlasting name, okay, una, the everlasting name or the fame of God or the glory of God or the honor or the character of God, number one, yung pagiging everlasting name or reputation ng Diyos, it is displayed in creation. Yan po sabi sa verse 7. I will recount the steadfast love of the Lord, the praises of the Lord, according to all that the Lord had granted us, and the great goodness to the house of Israel, that He has granted them according to His compassion, according to the abundance of His steadfast love. Ang daming beses binanggit na steadfast love of the Lord, the praises of the Lord. The Lord granted us the great goodness of God according to His compassion, the abundance of His steadfast love. This talks about yung everlasting name ng Panginoon ay na-display in His creation. Apo, hindi nakakapit sa dingding, okay? Hindi ito nakakapit sa mga mausoleum, okay? Nasa museum. Ang pangalan ng Diyos o yung kanyang, kung sabihin pangalan, character niya, yung kanyang honor and glory and fame, ay makikita natin ang kanyang pangalan sa kanyang mga nilikha. Okay? As we view His creation, it is being displayed, yung kanyang pagiging everlasting. Talagang pangmatagalan. Unlike sa mga ginawa ng tao na pansamantala, ang ginawa ng Diyos ay pangwalang katapusan. Okay, kaya sabi ng Bible sa Psalms 19:1. Tingnan niyo po sa Psalms 19 verse 1. Kasi malimit ang tao, yung kanyang pangalan po ay kaugnay ng kanyang ginawa. Katulad nung Ford, si Henry Ford. Yung kanyang pangalan ay ating naaalala because of the yung lahat ng mga Ford na sasakyan ay naka-connect sa kanyang pangalan. Okay? So, ibig sabihin, doon yun ang galing, sa taong yun. Okay? Kaya nagpe-perpetuate yung kanyang name because of His creation.
So, everlasting ang name ng Panginoong Jesus, kasi kung inyong titingnan ang kanyang nilikha, ay nakakamangha. It shows great grandeur. Tiyo, sabi lang 19:1. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Kanyo po, kayo tumingin sa labas memeya, ang ganda ng sikat ng buwan, ang ganda ng moon, ang ganda ng stars, and those things are yung name of God. Okay? Yung kanyang name ay inyong mababanaagan sa kanyang mga nilikha. Okay? Yung kanyang pangalan ay inyong mababanaagan sa kanyang mga nilikha. Parang tingin po, mababanaag yung matalino talaga sa Rizal, kasi pag binasa niyo ang No Limit Tanghere at El Filibus Rins mo, you can understand na sa talaga'y very wise at saka very patriotic or nationalistic ni Jose Rizal, kasi because of his creation. Okay, yung intricacy o yung pagiging complex ng isang nilikha ay nagpapakita na very excellent, very good ang gumawa. So yung kanyang reputation or name ay nakakabit sa kanyang mga ginawa. Kaya everlasting name ang Panginoon, unlike sa ginawa ng tao na after 50 or 100 years ay nawawala. When you look at the moon, the sun, the stars, yan ho yung mga milyon taon na dyan, o kaya ang tagal na nilang umiiral dyan sa mundo, dito sa universe, and yet hindi sila tulad ng ating ginawang nasisira po agad. Kaya, by the way, sa pagdating sa stars, yung sa edad pala po ay medyo debatable. But then again, compared sa mga ginawa ng tao na bumbilya, na 109 years lang ang pinakamatagal na nalikha ng tao, pero ang sun, mula nang nilikha sa Genesis chapter 1, ay naririyan na yan. Okay? Until our day to day, kung ilang libong taon na mula nang kay Adam. Kaya ibig sabihin, yung ginawa ng Diyos ay napakatagal. Kaya His name is, His everlasting name is displayed in His creation. Kasi po, kung sabi mo muling name, ay it talks about His honor. Look at the Bible in Isaiah 43 verse 7. Tingnan po sa Isaiah 43 verse 7. Ang sabi po ng Bible ay ganito, sa 43 verse 7. So, ang name of God can be seen or it is being displayed in creation. 43:7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I formed and made. Bakit daw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Everyone who is called by my name, whom I created for my glory. For my glory. That's for His name's sake. Para sa Kanyang pangalan. So, the everlasting name of God, of the Lord Jesus Christ, is displayed in creation. Romans chapter 1, verse 19 and 20. Roma chapter 1 verse 19 and 20. Sabi po ng Bible ay ganito. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. So hindi makikilala si Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila. Paano? Okay, paano na nagpahayag ang Diyos? Di ba pagka tayo nagpapakilala by our name? So paano naman ang Diyos nagpahayag ng kanyang sarili? Because God has shown it to them, paano? For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. By what? Ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. Kaya po mga minamahal, the name of God or the glory of God or the fame of God ay ating mapiperceive or ating mahahalata or ating madadasto, mababanaagan sa kanyang mga nilikha. So, the everlasting name of Jesus, Jesus as the everlasting name, ay nakadisplay in creation. Okay? Kaya every time po na tayo nakakatingin sa mga bulaklak, natitingnan natin ang dagat, ang bundok, ang mga bituin, ang mga hummingbird, mga penguin, mga blue whale, lahat ng mga nilikha ng Diyos, those things ay nagpapakita ng everlasting name. Yung fame ng Diyos, kasi walang tao kayang gumawa ng guyang. Okay?
Ikimama mga hindi kaya ng taong gumawa ng molecule. Hindi natin kayang gumawa ng buhok. Hindi natin kayang gumawa ng gabok. Okay? We cannot do everything. So, lahat ng creation, it talks about the everlasting name. And that's not our name. Because hindi tayo nag-create niyan. Okay? Lahat ang Diyos ang lumikha. Kaya lahat ng kredito, lahat ng papuri, lahat ng fame is for Him. Because yung kanyang kahusayan ay nakikita sa kanyang mga nilikha. So His fame or His name is displayed in creation. Okay? So when we, pagka tayo po'y nakakapanood ng magagandang scenery, natural scenery, hindi pangalan natin ang sikat doon na bagaman sa puno ng mga mangga o sampalok, nilalagyan natin minsan ang ating initial, pero hindi tayo nag-create ng sampalok o kay Indian. Okay? Lalagay mo yung pangalan ng initial mo na iyong mahal at ikaw. Pero we do not create that tree. So the name or fame, yung glory in that creation is for Jesus Christ. And His name is being displayed. Okay? Hindi man letter for letter na Jesus or Yeshua or Yahweh ang nakasulat sa bawat dahon. Pero every creature displayed the everlasting name of God. So yan po number one. So it is being displayed in creation. Okay? So number two. Natin makikita po dito sa Isaiah 63. Kaya nung nire-recall po ni ng writer ng Isaiah, o si Prophet Isaiah, nire-recall niya mga ginawa ng Diyos, that I recount the steadfast love of the Lord, the praises of the Lord. The Lord has granted us the great goodness to the house of Israel, abundance of His steadfast love. So, the Lord is talking about, the writer is talking about yung mga ginawa ng Panginoon. So, His name is being displayed in His creation. Okay? So, every creation has the signature of God in it. Sabihin, lahat ng nilikha ay may pirma ng Panginoon na ito'y akin. Di po ba po sa isang obra maestra, sa isang painting na halimbawa yung Spolarium o kaya ay Mona Lisa or yung mga sikat na painting, halataan nyo kung sinong gumawa kasi may initial ang creator or ang painter. So everything, every creation or creature has the signature of God in it because His name is displayed in creation. Number two, binanggit po dito sa Isaiah 63 verse 11 and 12. Sa 7 pababa, inaalala yung pagre-rebelde ng Israel sa Diyos, sabi ng verse 10, that but they rebelled and grieved the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit po active na sa Old Testament pa lang po. Therefore, He turned to be their enemy and Himself fought against them. Then He remembered the days of old of Moses and His people where is he who brought them up out of the sea with the shepherds of His flock? Verse 12, who caused His glorious arm to go at the right hand of Moses. May binabanggit po ditong Moses. Okay, binanggit si Moses. So ating makikita, His name, the everlasting name, is displayed not only in creation, but displayed in Israel's liberation. Okay? Kung yung unawain po yung, kung unawain natin yung text, who caused His glorious arm to go at the right hand of Moses? Who divided the waters before them to make for Himself an everlasting name? Yung naganap sa Egypt, okay, if we will look back sa kwento po sa Egypt, sa Exodus, okay, Exodus chapter 7 hanggang chapter 15, okay, chapter 14, yung mga salot po doon, okay, ating tingnan. Ang background kasi po ng Egypt, okay, kaya naging kilala ang Diyos, kasi yung pagwasak niya sa Egypto dati is very sudden at wala kang mapapagturuan ng dahilan ng pagkawasak ng Egypto during the time of Moses kung hindi Diyos ang may gawa. Hindi kayang gawin ng tao yung naganap sa Egypt, 10 salot. Hindi po yung kayang i-invento ng tao. And remember, during that time, in ancient civilization, ang Egypt ang top one sa arts,
sa science, and all kinds of knowledge. Kaya yung nangyari po sa Ehipto, okay, na nagkaroon ng mga kakaibang miraculum na ganap doon at salot to the point, yung ikasampung salot na namatay ang mga bata, ang mga lalaking, ang mga panganay na anak, yun ay kalat na kalat sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon, to make for himself an everlasting name, the name of God, become famous lalo dahil sa kanyang ginawa sa Egypt at sa paglaya ng Israel. Not only that, nung hindi lang sa plague na ginawa ng Diyos, even in the dividing of the Red Sea. Okay? Yung pong dagat na pula, yan po'y buhay na buhay pa hanggang ngayon. But there is a time in history na yan ay nahawi. Okay? At sinong kayang gumawa ng paghawi ng dagat? Only God. Kaya yung name niya ay nag-perpetuate because of the liberation of Israel. Alin niyo po? Ang Israelites, maraming Israelites ay unsaved today. Pero alin niyo po ba, one of the best evidence na ang Bible talaga ay totoo because of the nation Israel. Kaya galit na galit ang mga Muslim sa Israel. Kasi ang Bible natin ay napakaraming discussion about sa Israel. So, totoong Israel, therefore totoo yung kinikwento ng Bible tungkol sa kanya. Kaya galit ang Muslim sa bansa ng sa Israel. Okay, meron silang hatred na anti-Semitic na tinatawag, or yes, anti-Jewish sentiment, because one of the living proof that the Bible is true is the nation of Israel. Totoong Israel, nakasulat sa Biblia. And yung name ng Diyos ay nagpe-perpetuate. So, totoong Diyos ang pinangako niya kay Abraham na out of you I will make many nation. Totoo yung pinangako niya kay Isaac. And totoo yung pinangako niya kay Jacob na tinawag na Israel and the 12 tribes. So, yung everlasting name of God, yung kanyang fame, okay, ay naipakita in the Israel's liberation. Kasi yung paglaya po nila after 400 years na pagiging alipin sa Ehipto ay hindi po isang kwentong nakatago sa sulok. Hindi po yun naganap sa isang gubat. Naganap po yun sa pinakasikat na civilization during that time, the Egyptian civilization. And when you look back at history, sila yung may pinaka-advanced na technology, pinaka-advanced na sciences, pinaka-advanced in knowledge, and yet nawasak bigla because of the 10 plagues. At looking back, wala kang may tuturong may kagagawa nito kundi ang Diyos lang. Kaya kinatakutan ang Diyos ng Israel. Kaya nung sila po'y naglalakad punta ng Kanaan, nangangatal lang mga taga Jericho, nangangatal lang mga Canaanites and all other tribes. Bakit? Yung ginawa ng Diyos sa Egypt. Sabi nga ng Panginoon, may talata dun sa Exodus. At tingbalikan ng konti yung Exodus na ginamit ng Diyos si Pharaoh para ang kanyang pangalan ay lalong makilala. Sabi po dito ng Exodus chapter 7, verse 3 and 4. But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my signs and wonders in the land of Egypt, Pharaoh will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt and bring my host, my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great acts of judgment. So, yung everlasting name of God, yung kanyang fame, ay lalong sumikat nung ang Israel ay kanyang napalaya kasi hindi yung kanyang human way. Okay? They didn't do it their way. It is His way na sila'y nakalabas. Kaya, nung pinag-uusapan ng iba-ibang mga bansa, grabe ang nangyari sa Israel. Grabe ang nangyari sa Egypt. Nawasak ang civilization, kinain ang dagat, namatay ang mga panganay, nauulanan, nagdili, maraming kuto, maraming salot na nangyari. Sino may gawa nun? Yung Diyos ng mga Hebreo, Diyos ng Israel. So, doon, yung fame or the name of God ay nag-perpetuate lalo. Okay? At hindi na yung makakalimutan ng kasaysayan. Okay? Kaya sabi rito ng Exodus 9:16, yun po ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon ay, but for this purpose, tumutukoy kay Pharaoh,
But for this purpose, I have raised you up to show you my power. Anong purpose? So that my name may be proclaimed in all the earth. Okay? That my name will be proclaimed, will be known in all the earth. Halimbawa, wag ka po si Manny Pacquiao in and out. Adi ka ipapag-usapan yung sino patumba doon? Kabalik naman o. Tatalo yung magaling. So, mula doon sa spotlight ng magaling, napapatundo sa, nakatalo sa kanya. So, ang sikat na sikat natin, ang Pharaon, ang Egypt, one of the greatest empire ng mundo dati, and then bumagsak. Eh, sino may dahil? Ay, binangga nila ang Diyos ng Israel. So, the name of God ay lalong kumalat, His reputation, His name. Okay? So, kalimot na yung mga Pharaon. Patay na silang matagal. They are mummified already. Some are decayed na. Pero, the name of God and the story of liberation of Israel during the past, okay, sa time ng Exodus, during the time of exile nila, nung sila po'y napatapon sa Assyria at saka sa Babylonia, and how they returned to their own land. Okay, kaya may-ari po talaga ng Israel, yung tinatawag natin Palestine ngayon, yan po ay Judea and Samaria sa Bible. Tinawag lang po yun ng Palestine because of Roman Empire. Pero kung nyo titingnan, AD 70, nung winasak ni Titus ang Roma, dala na lang yung menorah, yung pong parang candlestick. So bakit may candlestick na nasa templo? Kasi may templo na nga dati doon. Okay? Hindi totoong mosque ang nakatayo doon. Sadyang templo ang nakatayo sa Israel pero pinawasak yun ng Diyos. Pero ang point, yung existence ng nation Israel and their liberation mula sa kanilang kaaway, 1946 yato, nung sila nagbalikan sa kanilang nation, after ng mga Holocaust, after ng kung ano nung diaspora, nagkaroon ng pagbabalikan, and the name of God, okay, ay lalo nating nakikitang totoo ang Diyos at ang kanyang pangako, ang kanyang reputation ay everlasting kasi the existence of the state of Israel today ay isang maliwanag na patunay na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang sinabi kay Abraham, kay Isaac, and kay Jacob. Okay? His name, iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Okay? Kaya nga, si Paraon, ay sabi niya, I appoint you or I ini-appoint kita that my name may be proclaimed. Okay? So, displayed in Israel's revelation during the past, okay, nung unang panahon, okay, how He saved them, and then sabi rin eh, during the present time, okay, nakikita natin na totoo ang name ng Diyos ay nagpapatuloy, okay, because of that nation, baka man po nasa backslider state ang Israel, sabi ng Romans chapter 10 and 11, pero ganun pa man, ang bansang ito, as a literal nation, is a proof of the everlasting name of God. Kasi di man tayo mga Gentile ang pinagdala ng pangalan ng Diyos. Sa Jewish yan, talaga naka-address dati pa. Okay? Sa kanila yan. They are the nation beings that was selected by God. Okay? Out of many people, kay Noah, out of the sons of Noah, ay kay Shem, out of this nation, lumabas si Abraham, and out of Abraham, si Isaac, then Jacob, nag-perpetuate. At kaya ang name of God, okay, yung tamang Diyos, ay yung Diyos na ipinakita, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, and ni Jacob. Okay, at pag niliwanag natin yan sa New Testament, before Abraham was, I am, so that's Jesus Christ na ating kinikilala. So bagaman hindi yan kinikilala pa ng maraming Jews, that's why we are praying for them that they might be saved. Sabi ng Apostle Paul, it's my heart's desire that Israel may get saved. Okay, kasi maraming Jews ay secular. They don't know the gospel yet. Okay? Kasi nasa ating pang manghintil ang spotlight ng Panginoon today. Pero babalik ulit yan sa kanila. As a proof that the everlasting name of God, okay, the everlasting name, His honor,
His authority, His character is everlasting. It is unchanging. So makikita po yan in creation, in the liberation of His nation. Nakita natin yan in the past during Exodus. Nakita natin yan sa present history po natin noong 1946 and onwards. Ito kung nagaganap ngayon sa kanilang bansa. And even in the future, God will liberate them. Itong context ng Isaiah 63, pag inyo pong binasa, it will happen pa. Ito yung magaganap. Isaiah chapter 63. Who is this who comes from Edom in crimson garments from Bozra? Okay po yung mga capital city dati ng mga kalaban ng Israel, Edom and Bozra. He who is splendid in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I speaking in righteousness, mighty to save. So tumutukoy po ito sa Panginoon. Sabi niya, I have trodden the winepress alone, and from the peoples no one was with me. Okay? So, this is speaking of the claim to mighty to save. At walang iba yan kundi ang ating Panginoong Jesus. So according to the Lord has granted us. So, ito po'y tumutukoy in the Lord's Day of Vengeance. Okay, ipaghihiganti niya ang kanyang bayan. Kasi po, pag binasa natin ang Bible prophecy, ang Israel ay mapapagod sa digmaan isang araw at makikipag-compact yan for 7 years for peace in the Middle East, not knowing na ang kanyang nakadeal ay ang Antichrist. Okay, pero hindi ko alam kung sa lifetime natin yan magaganap or banda-banda rin yan ay pinoform na po yan kasi nasa normalization na po silang ginagawa ngayon sa iba-ibang mga Arab countries. So utay-utay po yan at darating yung time na they need the liberation again of our Lord Jesus Christ. Yun yung tatawag na yung pagbaba ng Panginoon sa Mount of Olives with us sa church. Kasama po tayo ng Panginoon dyan sa pagbaba to liberate His people. So, the everlasting name of God, of Jesus, the everlasting name ay nakadisplay in creation kasi in creation, Jesus Christ is there. John 1:1-3. Lagi po natin napapag-usapan. Number 2, it was displayed in Israel's liberation kasi binabanggit na rin po sa Israel ang angel of the Lord. And that is a title of our Lord Jesus Christ nang lagi namumuna sa bansang Israel noon pa man ay yung angel of the Lord and none other than the Lord Jesus Christ Himself. So, in the past, in the present, in the future, the Israel's liberation is a handwriting. It's also a signature of the Lord's name, the everlasting name of God. So, ang kanyang walang hanggang pangalan ay mahahabanaag sa kanyang nilikha. Ang kanyang walang hanggang pangalan ay nadaladala, ay naipapakita sa bansang kanyang minamahal at nililiberate lagi o pinapalaya, that is Israel. And finally, everlasting name is displayed in salvation. Okay. The everlasting name is not only displayed in creation. The everlasting name is not only seen in Israel's liberation. The everlasting name, Jesus, is displayed in salvation. Bakit po? Maliwanag ang sinabi ng verse 18, 63 verse 18 ng Isaiah. Sabi po rito, your holy people, verse 16. For you are our father, though Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our father, our redeemer from of old is your name. Our redeemer from of old is your name. Ang aming manunubos mula pa ng unay ang iyong pangalan. So maliwanag po dito that the everlasting name is the saving name. At sino ba ang saving name? Ano bang pangalan ang nakakapagligtas? Sino ba yung
Sino ba yung ang pangalan ay may kaugnayan sa kaligtasan? Maliwanag po yan sa ating Bible, sa New Testament, sa Acts chapter 4, verse 12. Acts chapter 4, verse 12, masaya po ng salita ng Diyos na ganito. And there is salvation in no one else, for there is no other name, no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, yung everlasting name ay nagpe-perpetuate lalo because of salvation. Alin po yung pangalan ng Diyos ay lalong tumuloy-tuloy, nang tumuloy-tuloy na makilala dahil ng mga naligtas. Kasi sa mga hindi ligtas, hindi totoo naintindihan ang halaga ng Diyos o yung kanyang reputation or yung kanyang glory. Pero ito ay nagiging pangwalang hangganan sa mga naliligtas. Sige po, sino ang pinakamahalagang pangalan sa iyo bilang ikaw iligtas? Okay. Who is the most precious name for you being saved? Hindi yung girlfriend mo, o boyfriend mo, o asawa mo, o ha, o boss mo, o bisor mo, o kung sino mang tao. The most important name for us is the name of Jesus Christ. He is the greatest name of all. Okay? Sabi nga nung kinakata, He is the sweetest name of all. And that is not only a cliche, that is reality po. Kasi, the everlasting name, yung pangalang hindi makakalimutan, yung pangalang walang katapusan. Okay? Parang merong isa daw Christian na tinanong, darating ang time na marami akong malilimutan, pero I will never forget the name of my Savior, Jesus Christ. Pwede yan, pagka naka-Alzheimer tayo, o tayo nagkaroon ng kung ano nung pagkalimot sa ating buhay, pero isang pangalan ang mananatiling ating dapat naaalala at maaalala, nga lang Jesus. Because He is the everlasting name. Ang kanyang pangalan ang dapat kilalanin not only for our lifetime, kundi sa ating foreverlasting. Okay? Kaya kung may dapat tayong ipinapakilala sa ating nakababatang mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, ay hindi yung ating pangalan, yung ating reputation, hindi yung atin. Because we do not exist because of us. Okay, we exist because of Jesus Christ and for Jesus Christ. So, His name, His everlasting name, is displayed in salvation. Because ang magpapahalaga lang na ipangalat at ipalaganap at ipakilala at ikarangal ang pangalang Jesus ay sa mga ligtas. Sa mga unbelievers, sabi ng Bible, sa iyong sumasampalataya, siya'y mahalaga. Sa hindi, ay katitisurang bato. Ang tingin po sa Panginoon, kalukuhan. Ang tingin sa ngalang Jesus ay cussword, isang pangalan ng pagmumura. Pero sa ating naliligtas, the most precious name, the most important name is His name, the name of Jesus Christ. Kaya, it is displayed in salvation. Okay? Yung everlasting name, the name talks about the fame and glory ay na displayed in our salvation. Kaya sabi rito ng Bible sa Ephesians 1:7, kasi may binanggit po sa Isaiah na Redeemer. Pagdating sa Ephesians 1:7, okay, in whom we have redemption through His blood. Na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yung palang Diyos na manunubos ng Old Testament, pinakilala sa New Testament na yung pala walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay? He gave His life to be a ransom for many. So, yung Kanyang everlasting name ay nadidisplayed in salvation. Okay? Kaya yung Kanyang pangalan ay ilalagay sa atin. Tingnan po sa aklat ng Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 12. Ang sabi ng Bible dito, "The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God." Okay, hindi ko alam kung ito yung literal na isusulat. But ang point, nakakabit na ang pangalan ng Diyos sa mga naligtas. Ay gaano na katagal ang ibinigay na buhay? Walang hanggan.
So kung yung pangalan niya ay nakahiro na sa atin, kumbaga po yung nakatatak na sa atin, so it really perpetuates and it is forever lasting. Okay? Pangwalang hanggan. Revelation 22 verse 4. Ang huling chapter ng Bible. 22 verse 4. Ang sabi nito, they will see His face. It's Jesus Christ. Sabi ng verse 3. No longer will there be any accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads. So, ang tanda nyo kay Aaron, dun sa ulo po ni Aaron dati, may parang bakal na ganyan nakalagay, holiness to the Lord. So, it's about God. So, tayo namang mga naligtas, when we are in heaven, walang nakalagay sa ating noo. Sabihin po yung madaling matanaw sa atin eh, yung ating mukha. So, hindi yung mukha natin ang babanahagin. Hindi yung ating personality ang mapapagtuunan, kundi yung name that is written in our forehead. I don't know if that's literal na isusulat, but I do know na ang ibig sabihin nun, pagka kasi nasa noo, kitang-kita agad. Kaya pag may uling tayo sa noo, kita agad. So, ang sikat na pangalan, hindi pangalan ng iniligtas. Ang sikat na pangalan in heaven is the name of Jesus Christ. That's why His name will be written on their forehead. Kaya po, bakit everlasting name si Jesus Christ? Because when we look back on creation, in time immemorial, before the beginning begin, His name is there. His fingerprints is all over. His signature is all over in His creation. Ang kanyang pirma ay ating mababanaagan sa lahat ng nilikha, mula sa minute particle to the massive galaxies out there. Those are manifestation of His everlasting name, His fame, His glory. Not only that, when we look at the nation Israel, okay, the recorded nation in the Bible and the present day Israel as a nation, yung mga totoong Israelites in their tribes, physically, when we look at them, makikita rin natin that the name of God na pinangako, na dinala ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay nagpe-perpetuate. Okay? It is displayed in Israel's liberation. Kaya, we know na marami sa kanila unsaved, but bilang sila ay bayan ng Diyos, okay? Sila ay mahal ng Panginoon and God will save those elect Israelites then someday. So, it is displayed in Israel's liberation. And finally, the everlasting name of God or of Jesus Christ can is displayed in salvation. Kaya po pag pinag-usapan po ang kaligtasan, hindi po bautismo ang sikat. Okay, kaya sabi ng Biblia, no other name given under heaven by which we must be saved. Hindi po si Mary, hindi po si Maria, no matter how popular she is, hindi ang mga apostles, nor the prophets, nor the kings in the Bible are the name na binigay para ang tao po'y ma-save. No. Hindi rin po si John the Baptist o sino mang mga personalities sa Bible. Maliwanag sa Bible, mula sa unang book pa lang ng Bible to the last book of the Bible, ang sikat niyang ipinapakilala when it comes to salvation is no other than Jesus Christ. He died on the cross, He was buried, and He rose again from the grave. Siya po yung Jesus Christ na everlasting ang name. Kaya yung mga tao po na gustong magpasikat, natalon sa napakataas na mag-gusali, pinararampa ang motor sa kung ano-ano, kung ano-anong mga challenge ang ginawa para sa lang maging popular, well, trending sila for a month or a year to the most. Afterwards, their name will be forgotten. Bahagi na lang sila ng archive na nabubulo. Okay, bahagi na lang sila ng isang history na napakatagal. But the name of Jesus, past, present, and future, is the most famous name. Hindi lang sa ating mananampalataya, maging sa mga kaaway nga eh, kilala rin po ang Panginoong Jesus. But then again, ang maganda, ang tayo, ang ating buhay ay nakaugnay sa ating Panginoon. Like those written in 22:4 na Revelation, His name is written in their forehead. Kaya ngayon pong gabing ito, ang ating pag-aaral, Jesus, the everlasting name.
Okay, so hindi tayo papapail. Okay? Hindi, it's not about us. It's not about our church. It's not about our performance. It's not about our intellect. Hindi ito tungkol sa atin. Ang buhay ay hindi tungkol sa atin. The name na dapat ay sumikat, mapalaganap, makilala, at kilalanin ay none other than the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya po, ano ang kasalanan? Ang kasalanan is the attempt na agawin ang kaluwalhatiang nakaukol sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, kaya yun ang dapat pagsisihan na makilala nating He alone deserves the glory. Sabi ni Jeremiah, not unto us, sorry, ng isang writer sa Bible, not unto us, but the glory belongs to your name. Kaya yun pong ating pag-aaral ngayon pong gabing ito. I hope na lagi po tayong sumubaybay sa mga Bible study pa po natin. Sa layuning makilala pa po natin ang ating Panginoong Jesus upang mas may pakilala po natin siya sa ibang mga tao. So muli po salamat sa iyong pakikinig at tayo po'y manalangin na. At po'y mag-pray, Panginoong Diyos, salamat po sa mga dumaang sandali. Salamat sa iyo pong mga anak, mga kaibigan po naming nakakapakinig. Lord, we desire na makilala pong patuloy ang Panginoong Jesus sapagkat siya ang everlasting name. All name na aming kilala ay nalalaos, nalipas. Maging aming pangalan, makakalimutan na isang araw. But let His name be known. Ang kanyang pangalan ay maipakilala pang patuloy because He alone deserves to be known sapagkat nasa kanya ang kaligtasan, nasa kanya po ang bagong buhay, nasa kanya ang maligayang buhay, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na sa aming mga iyong mga anak, patuloy naming ibigin ang Panginoong Jesus sa mga hindi pa po nakakakilala, bigyan niyo po sila ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Sa lahat po ng marami, purihin ka ngayong gabi sa alam po ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. Muli po isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. God bless po.